Maaga pa lang ibinaba ko na yung aso. Usually kasi binababa ko lang siya sa gabi. Pero ngayong araw na to, kailangan ko siyang ibaba ng maaga kasi paalis kami mamaya. Ito pa lang yung unang pagkakataon na maiwanan siyang mag-isa na walang kasama. Wala kasi yung alaga kong panganay. Usually siya yung nagbababa pag wala ako. Tumatahol siya dyan kasi nakita niya yung crush niya. Yung corgi na super cute. Hindi naman sila bagay kasi ang laki-laki ng aso namin. Ibinaba ko siya na oras ng alas 9 ng umaga. Si madam ko nasa trabaho pa. Siya sa bahay ng alas 11 kasi alas 12 ang alis namin. Hapon kasi yung oras ng meeting niya. 2 oras din doong biyahe pag land. Alas 3 yung oras ng meeting niya. Sakto pagdating namin dun alas 2, may isang oras pa siya magpahinga. Pagkatapos kinabukasan, may 4 pa siyang dadaluhang meeting. One night and one day ang stay namin doon. Babalik kami bukas ng alas 6 ng gabi. Pero sinabi ko kay madam, kung pwede lang na mauna na lang kaming umuwi. Kasi talagang hindi ako mapalagay na maiwanang mag-isa tong aso. Baka ko kasi kung anong mangyari sa kanya. Mabuti noon at meron yung alaga kong panganay. At kahit pag ilang araw pa kami mawala, walang problema. Naiwan kasi yung alaga ko doon sa isang nilang bahay, kasama yung daddy niya. Kasi nga patapos na rin yung school year nila. At after nyan, pupunta na siya ng UK, doon na siya mag-aaral. Ay, hindi na siya pwedeng sumama sa amin dito kung saan kami ngayon nakatira. Si sir naman may sariling mundo. Kasi super busy din yun sa trabaho niya. Isa rin nga pala siyang doktor. Pareho sila ng madam ko. At nagpaalam na nga ako kay Shandan. Kasi paalis na kami, pero iniwanan ko na siya ng tubig niya sa kakfood. Be a good girl, okay? Be a good girl. Kawawa naman, hindi kasi naman siya pwedeng isama. Bye-bye. Dumating na nga si madam, tapos na din kaming kumain at lahat-lahat. Ayan, paalis na kami dyan. Yung alaga ko nga naghila ng bag, feeling niya sobrang lakas niya. Kalaunan, ako rin ang bumuhat sa kanya. At palabas na nga kami dyan sa my gate. At sinalubong kami agad ng kanyang napakabait na nurse. Siya ang magiging assistant ni madam sa meeting. Itong kikikita niya yung red line na yan. Sobrang traffic din dito. Ayan yung alaga ko, naboboring na. Pakanta-kanta na nga dyan. Hindi na siya mapakali. Ganyan talaga pag nagta-travel kami ng mahabang oras. Hindi ko naman masisi talaga yung alaga ko. Nakakangawit nga naman talaga sa puwet ang pag-upo ng napakahabang oras. O sanang umidlip, pero hindi ko magawa. Bakit ganon? Pag may chance kang matulog, hindi mo magawa. Pero pag may trabaho ka, doon ka aantukin. Sinubukan ko nga ding patulugin yung alaga ko para naman hindi siya naboboring at hindi rin kami nadidisturbo. Pero ayaw din niyang matulog. Wakas, sa hinaba-haba ng oras, medyo malapit na kami kaya medyo mabagal na yung patakbo ni kuya. Umalis kami sa bahay ng alas 12. Nakarating kami dito ng alas 2. So 2 oras talaga ang biyahe. Mabilis pa yung patakbo ni kuya nun. Pagbabagal siguro, aabot siya ng 3 oras. Buti na lang at makulim din ang panahon. Kasi pag mainit, mas mahirap bumiyahe. Panakaupo ko lang sa sasakyan, kung mainit ang panahon, iinit din yung ulo mo. And finally, andito na nga kami. Ito nga pala yung hotel na tutuluyan namin. Hindi naman siya kalakihan o hindi naman siya kabunggahan tulad ng mga ibang hotel na napuntahan na namin. Finally, welcome to Crown Plaza! Andun na si madam sa counter, kukunin niya yung aming card para mabuksan na yung room namin. Habang inaantay nga namin si madam, naupo muna ako. Yung nurse niya may sariling hotel room. Tapos kami ni madam, saka ako at yung alaga ko sa isang kwarto lang at may double bed daw doon. Kit na nga kami dito sa room. At yan nga yung bed namin, tig-isa namin ni madam. Ang sabi naman niya, kasya naman daw silang mag-ina dyan sa isa. Kasi ang sabi ko sa kanya, kung hindi naman sila kasya mag-ina, pwede naman pagdikitin yung 2 bed. At sa sofa na lang din ako matutulog. Pero gaya nga ng sabi niya, kasya naman daw sila. At syempre, yung unang-una ko chinecheck lagi, yung banyo.
Simple lang tong hotel na to. Hindi siya ganun kabongga tulad ng mga dati namin napupunta ang mga hotel na pang world class. At pasensya nga pala kayo sa background ko. Kasi ang ingay-ingay. Katabi ko kasi itong alaga ko ngayon habang nag-voice over. At habang nasa loob nga ako ng banyo dyan, naririnig ko yung alaga kung may kinakalikot. Kaya lumabas ako agad-agad. Kasi baka kung anong masira niya. Likot-likot pa naman ng bata na yon. At confirm nga, ayan siya. Matchingiti pa yan. Buti na lang at yun lang palang nilalaro niya. At hindi naman yun babasagin, kaya okay lang. Nilabas ko na nga dyan yung water heater para magpapa-edit na ako ng tubig. At pinakialaman ko na rin buksan ko ano to, wala naman pala siyang laman. At nagkilo pa nga ako, feeling ko kasi ang bigat-bigat ko na. Paano ba naman, unlimited naman kasi ang pagkain. Met maya kumakain ang kunyang nyo, walang tigil sa kain. Yan ho ang biday sa mga hindi nakakaalam. Marami ako napapanood ng mga issue about sa biday na yan. Na sobrang lakas doon ang pressure, halos lumalabas na raw yung mga kaluluwa nila. Hindi nila alam na i-adjust naman yan. Ayan, at naupo muna ako dyan, nagpahinga. At kunwari may kausap ako sa telepono. Kunwari kausap ko si Dieter Ocampo. Crush ko kasi yon. At yan naman yung notepad. Pwede mo yung sulatan ng mga feedback mo about sa hotel. Especially kapag meron kang issues and concern. Yan din iniipit yung mga tip. Last time nga, nung punta kami sa isang hotel, nagsulat ako ng feedback ko. Pero tinagalog ko. Hindi ko lang alam kung naintindihan nila. Pero maganda naman yung isinulat ko. Ang sabi ko doon, napakaganda ng serbisyo nila at saka yung kanilang pagkain ng breakfast, napakasarap. At ito naman ang kanilang menu, napakaraming pagkain pero ang mamahal? Yun nga lang, hindi siya libre. Kapag gusto mong umorder, tumawag ka lang sa telepono, tapos i-deliver na sa kwarto mo. Tapos yung mode of payment, kukunin na lang din pagdating ng food mo. At habang pinabasa ko nga itong menu, parang naamoy ko na yung mga pagkain kahit nababasa ko lang. Kaya nga naman, bigla akong ginutom. Konti lang kasi nakain ko ng lunch dahil syempre sa pagmamadali na rin. Ganun naman talaga, diba? Kapag may pupuntahan ka at nagmamadali ka, halos makalimutan mo na rin kumain. Ako din kasi nag-asikaso sa lahat. Hindi naman ako nagre-reklamo. Sadyang trabaho naman talaga natin lahat yun, diba? Sa tinagal-tagal nga ng paghihintay ko, kumulo na rin yung tubig. Napaso pa nga ako dyan. Chinek ko kasi kung mainit na ba yung kumulong tubig. Eh, mainit naman pala talaga. Haha! Napainom tuloy ako ng tubig ng di na oras. Kaya gagawan ko na ng gatas yung alaga ko para makatulog na siya. Sa pagkakapasok ko nga, bigla ba namang sumanip sa katawang lupa ko si Catriona Gray? At habang umiinom nga ng gatas yung alaga ko, at ito naman ang inyong lolay. Palibhasa, nakalimutan ko kasing uminom ng gamot. Kaya yan tuloy ang epekto. Pasensya na po sa mga nanonood. Rated SPG po yan. At kung may mga batang nanonood, patnubay ng mga nakatatanda ang kailangan. Kung ano-ano na namang mga sinasabi ko, ganito pala talaga siguro pag wala ka nang masabi. Kung ano na lang yung bumasok sa isip mo, yun na yun. Pag-gising ng alaga ko, may isang oras din siyang natulog, pero ako hindi talaga din ako nakatulog. Nagbihis na nga ako agad at bumaba na kami ng alaga ko para naman makabili kami ng kahit na ano sa baba. Mabuti na nga lang at may dala-dala akong pera. Testing talaga na tuwing aalis tayo, dapat i-make sure natin na may dala tayong pera. O kaya lumabas kami ng alaga ko sa hotel, baka sakaling may mabilang kami sa tabi. Para maibsan lang yung gutom ko, kasi alas 7 pa nga daw yung dinner namin. At nasa meeting pa si madam, alas 3 din kasi yung start ng meeting niya. So matatapos daw siya ng alas 7. At ito nga nakita nga namin to sa baba, sobrang calming niya, diba? Ang ganda niyang tingnan, para siyang hot water. Kaya sabi ko sa isip ko, babalikan ko yan kapag magdilim-dilim na, para makita mo talaga yung totoong itsura niya. Mabuti na nga lang at meron palang isang mall na kalapit dun sa hotel na tinutuluyan namin. Kaya nga pumasok kami dyan sa loob at nakita nga namin itong McDonald's. Buti na nga lang at ganito na siya kasi nga panghirap makipag-communicate sa mga crew. Kasi dito sa China mga kayaya, karamihan ng mga tao ay hindi marunong magsalita ng English at hindi sila nakakaintindi ng English. Ang hirap makipag-communicate kung hindi ka naman marunong magsalita ng Chinese. Ayun, dumilim na nga at binalikan nga namin to. Tingnan nyo naman, diba, napakaganda niya. Ayan, nakaligo na rin ako. Alas 12 na yan ng madaling araw. Tulog na rin yung baby at si madam. Hindi na rin ako nakapag-video nung nag-dinner kami.
Hindi rin ako masyadong nakakain kasi kaharap ko ba mga professional. Parang nandiliit ako sa sarili ko. Pero dito hindi mga judgmental ang mga tao kahit pa professional sila. Parang ka-level ka lang din nila kasi kasabay ka nilang kumain. Pati mga pagkain, kung anong kinakain nila, yun din ang kakainin mo. At wala din mga serving spoon na ginagamit. Kung anong ginagamit mong chopstick, yun ang gagamitin mo pagkuha ng mga pagkain. Nakakataba ng puso ang trato nila sa'yo. Hindi ka tulad sa mga ibang amo, nakakain ka yung mga tira-tira nila at hindi ka nila kasabay kumain. Swertehan na lang talaga ngayon ang magkaroon ng among napakabait at maunawain at ituturing ka talagang kapamilya. Ayun nga, pagising ko sa umaga, madilim pa pero yung kurtina pala nagpapadilim. Binuksan ko nga ito at talagang maliwanag na sa labas. Tingnan mo naman sa baba, di ba? Makulimlim pa rin yung araw, alas 9 na nga din ng umaga. Maaga nga palang umalis si Madam Jan kasi may meeting siya ng alas 8. Pero ginising niya ako para ipaalala sa akin na pagpupunta kami dun sa restaurant, kailangan kong dalhin yung card para papasukin kami. Yung card kung saan nakasulat doon yung room number namin. Kung napapansin niyo yung sofa, inilipat namin sa tabi niya para hindi siya malaglag. At bumalik ako ulit sa tulog kasi wala naman akong gagawin. At nagising nga ako ng alas 9, pero yung alaga ko tulog pa. Ayos ko muna yung mga gamit namin bago ko siya gisingin. Dahil alam ni Madam na hindi ako masyado nakakain ng dinner, kaya inorderan niya ako nito. Alam na kasi niya ang ugali ko. Kapag may mga kaharap kaming kumakain, hindi ako masyado nakakakain. Nahihiyain kasi ang lolay niyo. Mabuti na nga lang pala talaga at nagbaon ako ng sarili kong kape. Dahil kung hindi, sigurado hindi buo ang araw ko. Ang masaklap nga lang doon, iisa lang yung nabaon ko. Alam niyo ba naman ako, 3 beses ako magkape sa isang araw. Minsan nga nalipapalima pa. Nag-expect kasi talaga ang lolay nyo na may libreng kape at tsaka-tsaa dito sa hotel. Kung pwede nga lang din sanang iuwi ito, gagawin ko. Kaso hindi pwede kasi pag may nawala, babayaran mo. Ang pwede mo lang iuwi dito yung mga tsinelas, mga shampoo, sabon, ganun. Siyempre, unang-una, babanlawan muna natin yung mga pwede nating magamit sa hotel. Kasi malay natin kung malinis ba o madumi ang pagkakalagay nila. Siyempre, in-enjoy ko yung coffee ko dyan habang nakatingin sa labas. Pagkatapos kong magkape dyan, gigisingin ko yung alaga ko para makababa na kapit makakain ng breakfast. Kasi may time limit ang mga breakfast, hanggang alas 10 lang, magsasarado na sila. Kaya may isang oras pa kami para makahabol. 9:30 na nga kami nakababa, kinuhanan ko na nga lang siya dyan ng fried rice at saka pancake. At buti na nga lang din at meron silang hot milk kasi hindi pa nga naggatas yung alaga ko kasi nagmadali na talaga kami bumaba. Pero sa totoo lang, pag may kasama kang bata, mahirap gumalaw. Kasi kailangan mo siyang buhatin, kailangan mo kumuha ng pagkain niya, kailangan mo kumuha ng pagkain mo, ang hirap talaga. Kasi kung hayaan ko lang siya maglakad, napakalikot niya. Kung ano-anong mga dinadampot, kung ano-anong mga hinahawakan. Oh my God, tinanin siya, kawawang-kawawa siya dun. Oh my God, hindi pa siya umiihi, oh. Oh, Shanda! Shanda! Oh my God, I miss you! Oh. Una na nga kami umuwi ng alaga ko. Kasi sobrang nag-aalala ako sa aso. Baka kako, baka hindi niya mapigilan tumayo at umihi dito sa bahay. Kaya nga ibinok na kami agad ni Madam ng sasakyan. Kasi mag-i-stay pa nga daw si Madam ng alas 8. At aabutin pa raw yun ng alas 11. Kasi meron pa raw silang dinner kasama ng mga colleagues niya. Nauna na nga talaga kami umuwi. Umalis kami doon ng alas 3. Nakarating kami ng alas 5. At sobrang saya nga niya nung nakita kami. Grabe yung halughog ng buntot niya. Binigyan ko nga agad siya ng karne ng baka kasi yun ang paborito niya. At pagkatapos niya nga kainin yung karne ng baka, ibinaba na namin siya agad-agad para naman makapag-release na siya ng mga bad elements na sa loob ng tiyan niya. Sabi nga ni Madam sa akin, once doon na maisipan kong umuwi, isasama ko daw siya. Kasi wala daw siyang tiwala sa mga kalahi niya, baka daw kainin siya. Lingit sa kaalaman nyo, mahilig din ang mga Chinese people ng karne ng aso. Bagay tinuturing nila itong exotic food. Sa katunayan, every year meron silang dog festival kung saan nagkakatay sila ng libo-libong mga aso at pinaparada nila ito. Well, katulad din naman sa atin, may mga tao din namang ayaw sa aso pero ang majority talaga kumakain sila. Dito, hindi bawal ang magkatay ng aso. Kahit pangapatayin mo yung isang aso, walang may kakaso sa'yo. Walang laws na nagpoprotekta sa mga hayop dito. O siya, ang dami ko na namang nasabi. Naku naman. Salamat sa panonood. See you again on my next vlog, mga kayanga. Bye!